some more vlogs! Bagyo kagabi, guys. Sobrang grabe. Napakalakas ng hangin kagabi. Sobrang walang tigil yung ulan. So, ngayon is, ano... Nagsasaing na tayo ngayon. Sasaing na tayo. Magluluto na tayo, guys. Dahil kasi nga sobrang gutom na tayo, guys. Kagabi pa lang. Tapos magluluto tayo ng noodles, guys. Ng ramen. Dahil sobrang lamig talaga ngayon. So, hindi ko kaya yung lamig, guys. Sobra talaga. Nagsasaing na tayo, guys. Tapos, kumukulo na tong ating tubig, guys. Ng ating... paglulutuan ng noodles na ramen, guys. Sobrang lamig kasi. Sobrang astig. Lagi yung lamig. As in, talagang to the highest level. So, ngayon lang ako nilamig ng lamig, guys. Sobrang lamig pala dito. Sa lugar namin, guys, pag umuulan, hindi pala ng lamig. So, sana tumigil na yung bupa na yung bagyo, guys. Tumigil na siya. Kasi marami talagang masasalantaan yan, guys. Sobrang dami. Sana tumigil na yung bagyo, guys. Magdasal tayo na tumigil na yung bagyo. Sobrang lamig talaga. Magluluto lang ako ng ano, noodles tsaka madali ang ulam lang, guys. So yan, kumukulo na yung ating noodles, guys. So nagsahig na ako na maaga, guys, kasi baka mag-brown out, guys, eh. Sayang na tayo na maaga, guys. Dahil kasi baka mag-brown out, guys. Mahirap naman kung mag-brown out, guys, pa. Mahirap naman, guys, kung mag-brown out, diba? Tapos hindi pa tayo nakakasain. So, magsasain na tayo, guys. Ngayon. So, ito na yung ating sinain. Nare-ready ko na, guys, para makapagsain na tayo. At kung makakain na tayo maya-maya. Saksak lang natin yung ating rice cooker. So, sinaksak ko na yung rice cooker, guys, para okay na siya.
Bumuhos na naman guys ng ulan. Bumuhos na naman yung napakalakas na ulan guys. Start na naman, nagsimula na naman yung napakalakas na ulan guys. So mag-ingat tayo lahat guys. So mag-ingat tayo lahat. So yung noodles ko, lalagyan ko ng itlog guys. Sobrang mag-ingat tayo guys. No, yung mga sinampay namin, nandito ko sa loob ng bahay. Ano kayo? Mga sinampay. Ay, grabe guys. So yun ang aking noodles guys. So lagyan ko siya ng egg. Tapos ipe-prepare ko na guys yung ulam namin. Noodles at spam lang naman yung ulam. Ang lamig guys, sobrang sakit ng katawan ko sa sobrang lamig. Sarap yung noodles. Ikot na tayo ng sabaw guys hanggat hindi pa niya nakaluto. Si Dora gising na guys, si Dora. Nakita natin gising na si Dora guys. Malakas ko rin na ilang, bumuhos na naman. Kanina tumigil na siya guys, so takbo daw yung bagyo na paparating. After ni Christina guys, meron na naman another na typhoon. So, ang sarap ng noodles natin. So, tatabi ko muna yung noodles kasi magluluto tayo ng ating spam. So, luto na yung ating noodles guys. Luto na yung noodles natin. So, tatabi ko na muna siya guys. Kasi magluluto na tayo ng spam natin. Sugasan ko muna itong ating kawali para makapagluto na tayo. Ito nga, pinasa na natin ang ating kawali guys para makapagluto na tayo guys. Ang lamig. Sobrang lamig talaga. As in talagang nakakangatog guys. As in nakakangatog. Hindi biro yung lamig guys eh. As in sobrang ngatog pa talaga. Highest level talaga guys. Grabe pala lamig talaga dito. Para ka palang nasa Baguio guys dito, no? Grabe yung lamig niya. As in, grabe. Hingin ko lang na-encounter guys na abutin ng bagyo dito. Pero si Mahal kasi guys, dito na, kasi dito sila lumaki guys eh. Dito sa lugar na to. Kaya alam na nila kung ano, kung gano'ng kalakas yung bagyo. Diba? Yun guys. Painitin ko muna yung mantika natin. Tapos magluluto na tayo ng ano guys. Nakasa yung basahan ko. Magluluto na tayo ng ano. Sa ating lamig guys. So mamaya maya marami nang bibili niyan guys. May mga bibili na sa atin. May mga bigas. Ganyan. Bigas guys. Itlog. Buti na lang may mga stock na tayo guys, diba ng ano, bigas, itlog, asukal, kape, yun, yung nakalimutan ko lang bilhin talaga, mantika. So, hindi ako nakabili ng mantika guys, ng mantika na pambenta. Yun, mantika. So, yun, may hit na yung ating kawali.
So, anong muna yung luncheon? Itong lutuin natin is this. Guys, ito yung prem lutuin natin. Yung prem or yung, ayun, alam eh. Siguro ito na lang siguro, you guys. Huwag na ito na lang. Alam, guys. Ito na lang siguro, guys. Ito na lang lutuin natin. O yung prem. O yung prem na lang, guys. Ayan. Para may iba naman, guys. Grabe sarap yung noodles natin, guys. So, iniwain ko muna itong ating prema. Ay, ang lamig, guys. Ang lamig niya. Iwain muna natin yung prema natin, guys. Ay, grabe. Ang lamig. Sobrang lamig niya, guys. Ba't ang hirap niyong buksan? Tingnan niyo yung prem mo, pahirapan niya siyang buksan. Bakit ganun? Anong nangyari doon sa prem? Ba't nahirapan tayong buksan? So, buksan lang natin itong ating dilata. Ang hirap niyong buksan, guys. Oh, shucks. Ang hirap niyong buksan. So, binubuksan natin siya ng abrilata. Ito na nga guys, binubuksan natin yung prem natin. Ang hirap niyong buksan, guys. Ano nangyari dito? Ba't ganito? Sobrang hirap niyong buksan. Ang hirap niyong buksan. Ano yun? Naku, ba't ganun? Oh my God. Ano nangyari doon sa prem? Ba't ganun? Teka lang guys ha. Guys, ang dami natin ginawa. Nag-ayos tayo ng mga paninda natin guys. Teka, kasi nga, nagkaroon ng langgam. Oh my God. Nagkaroon ng langgam guys. Grabe. So, inayos ko na yung mga paninda natin guys. So, ito yung inayos ko na. Inayos ko na yung mga paninda-paninda natin guys. So, para pagbili ng mga bibili natin, mga suki natin, maayos na siya. So, yan guys. Grabe guys. Nilinis pa ako bago tayo makapagpatuloy na pagluluto natin. So, magluluto na nga tayo. Tiniwain ko na yung frame guys. Natin yung kawali guys. So, para makapagluto na tayo guys. Grabe. To the highest level naman itong nangyari sa atin ngayon. So, bumuhos na naman yung napakalakas na ulan, guys. Grabe ito. Wala na bang katapusan? Sana nga matapos na, guys, yung pagbuhos ng ulan. So, yun na nga, guys. Nagpapainit na tayo ng ating mantika. Parang ilatid na natin ang ating lulutuin ng prem. Lakas na naman yung hangin talaga. So, yun na guys, naluluto na. So, nakaluto na rin tayo ng kanin guys. So, okay na yung ating almusal.
So, mag-ready na rin tayo ng ating drinks, guys. Ngayon tayo ng drinks natin. Pero iinit ko ba itong ating soup, guys? Iinit pa natin ang ating soup. So, next naman yung soup natin. Init natin ulit yung ating soup. The highest level, guys, ang kabagyuhan. Grabe. Ito naman, guys, ang ating niluto na prep. So, lagi lang natin sa ating plate. Simple breakfast lang. Just a simple breakfast. Ayan, guys. Lakas ng hangin sa labas, guys. Sobrang lakas ng hangin. So, umina na naman yung ulan, tapos mamaya lalakas na naman ulit, guys. So, yan, lapit na maluto, guys. Kakain na tayo. Okay. Sarap, guys. So, yan, guys. Medyo ako gusto ko kasi yung itlog, guys. Medyo tostado yung ilalim niya. Yan yung gusto kong itlog. Pininahan ko lang yung apoy natin. Kasi medyo brown talaga, guys. So, kaluto yung ilalim niya. So, yan na. Lagay na natin sa plate. Ating inis, guys. Ito yun. So, ang ganda ng luto. Look. So, ngayon naman yung noodles natin. Iinit natin ulit, guys. Kasi hindi pwede hindi mainit yan. Initin lang natin ulit yung noodles. So, ito na ikasali na natin ang ating noodles, guys. So, naka-prepare na. So, complete na tayo. May egg, may ramen, noodles, guys. So, ito nyo, napaka-init ng ating sabaw.
Try natin yung ating itlog sa ibabaw. So yan na ang ating almusal for the day. Napakasarap na almusal na mausok-usok pa guys. So sana natuwa kayo sa aking vlog for today. Bagyong vlog na to. No? Grabe, sana si Christine ay umalis na ng bansa natin guys. So mag-ingat kayong lahat. Dahil sa Tacloban. Tacloban ba? Bicol guys. Sorry, sa Bicol guys. So marami na doon mga casualties and then marami ng mga namatay dahil hindi nga na-rescue guys yung mga tao doon. So nakakaawa, no? So kagabi ko pa pinagdadasal din lugar ng Bicol na iligtas yung mga bata kasi nakakaawa doon yung mga sanggol, yung mga bata, yung mga matanda na hindi nila kayang makasurvive guys sa ganung klaseng sitwasyon ng calamity guys. So nakakalungkot lang na walang nag-rescue kasi guys, no? Hindi nakayanan ng mga rescuer guys sa sobrang daming naapektuhan doon sa Bicol area guys, sa Naga, mga sinalanta ng bagyo. Hindi nakayanan ng mga rescuer natin at kulang ang mga rescuer natin guys, sa totoo lang. No, kaya bayani talagang maituturing ng mga rescuer natin guys sa nakikipag ano talaga guys, no, nakikipagsapal lang talaga sa bagyo. Nakikipag-anuhan talaga. So, mag-ingat tayo, guys. So, ito na yung ating almusal ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood kay Amor Vlogs. So, mag-ingat po tayong lahat at magdasal tayo. No? So, yun lang po yung kulang sa atin ngayon, yung panalangin. Dahil kasi marami ng mga tao na nakakalimot, guys, sa Diyos, no, na puros kamunduhan yung gusto nila. No, wala na yung sa isip nila kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Kung ano yung mangyayari sa mga kaluluwa nila pag once na, yun, katulad nito guys, so hindi inaasahan ng mga tao na mawawala sila ngayong araw na to, o kagabi, kahapon, guys. Dahil kasi nga, hindi nila inaasahan na yung bagyong gantong kalupit, yung pala yung kikitil sa buhay nila, guys. So, wag nating kalimutan manalangin, humingi ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na ating nagawa, no, sa araw-araw, guys, no. Sa mga, hindi ako sa nagmamalinis sa mga makasalanan dyan na hindi pa tumatanggap kay Jesus. No, tanggapin nyo na siya hanggat nabubuhay kayo, hanggat may pag-asa pa kayo, hanggat may mga oras pa kayo. Tanggapin nyo na siya ng buo sa puso nyo. No, huwag na kayong mag-anisip pa kung ano yung mga kasalanan nyo na hindi nyo pa napagsisisihan. Sa ngayon, na dinadaladal nyo pa rin yung mga kasalanan na yun sa buhay nyo at continue nyo pa rin, patuloy nyo pa rin ginagawa yung mga kasalanan na yun. Na paulit-ulit mong ginagawa, hinihingi mo ng tawad, pero paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan na yon. So siguro hindi ka napakikinggan ng Panginoon nun eh. Dahil kasi para ka ng siramplaka na paulit-ulit na nanalangin sa Kanya na hindi ka sincere doon sa mga hinihingi mo ng tawad sa Kanya. Diba? Dapat maging sincere tayo at huwag nating lokohin yung sarili natin. Na magdadasal tayo doon sa kasalanan na gawa mo nung nakaraan, tapos lumipas lang ang ilang buwan, araw, buwan, di ba? Nandiyan ka na naman doon sa kasalanan na yun. Di ba? So, huwag natin lokohin yung sarili natin, guys. Huwag natin lokohin yung sarili natin. Nadasal tayo ng dasal na akala natin na nandiyan lang si Jesucristo na magpapatawad sa kasalanan natin na hiningi sa Kanya. Pero guys, di ba? Pag once isang beses lang natin ginawa yung kasalanan na yun, tumingi tayo ng tawad. Sana maging sincere tayo doon sa paghingi nyo ng tawad sa Kanya. Dahil hindi naman tayo para naglolokohan dito sa panahon ngayon, guys. Sobrang dami na nangyayari sa mundo na patindi na ng patindi, ultimo kidlat, pumapatay na ng tao. Dati wala namang ganyan eh. Diba? Walang ganyan na mismong kidlat, yun na yung nagiging dahilan, bagyo. Yan yung mga nagiging dahilan na pagkawala ng mga tao sa mundo. Diba? Hindi ba kayo nagigising doon? Diba? Ginigising na tayo ng Panginoon, magbago na kayo. Diba? Unti-unti na tayong ginigising dahil kasi nga marami tayong mga kasalanan na hindi natin hiningi ng tawad sa Kanya. So, sa mga nandyan, sa mga nanonood ng vlog ko, na mga hanggang ngayon, may mga meron pa kayong daladala ng mga kasalanan nyo sa puso nyo, mga daladala pa kayong mga hatred nyo sa puso nyo, surrender nyo na lahat yan. No, surrender nyo na lahat sa Kanya yan hanggat may mga oras pa tayo sa mundo. Diba? Hanggat nandito pa tayo sa mundo at hindi pa nagra-rapture, guys.
No, pag once yung rapture, yan yung umano na, guys. So, yun na yung nakakalungkot na maiiwang ka dito sa tribulation na mangyayari. Ilang years kang maiiwan sa mundo na mapaparusahan ka, 'di ba? Kasama mo mga Antikristo, 'di ba? Hindi ba kayo natatakot doon? 'Di ba? Na pag naiiwan kayo, kasama niyo yung mga Antichrist, pahihirapan kayo. Kahit anong gawin yung panalangin sa Diyos ng mga oras na yun, guys, hindi kayo mapakikinggan ng Diyos. Dahil kasi binigyan tayo ng pagkakataon. Binigyan tayo ng oras na pagkakataon para mabago. Diba? Para mabago nyo kung sino kayo. Maalis nyo kung ano yung mga masama nyo pag-ugali. Pero yun, hindi natin ginawa. Diba? So ngayon na yung oras, guys. Ayun na yung oras para manalangin kayo ng matimtim. No? Pagsisiyan nyo na ngayon yung mga kasalanan nyo. So, yun na nga, guys. Ito lang mas-share ko ngayon sa aking vlog. No? Sana may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. Diba? So, makasalanan din tayong tao, guys. Pero, pinatawad na tayo ni Jesucristo doon sa mga kasalanan natin nagawa. So, alam natin sa sarili natin, guys, kung niloloko natin si ang Diyos, niloloko natin ang sarili natin sa paghingi natin ng tawad sa Kanya. Diba? Nasa inyo yun, guys, kung di kayo sincere. Doon sa paghingi nyo ng tawad, ginagawa nyo lang laro, lahat. Nasa inyo yun kung sa inyo gusto. Gusto nyo mapunta sa dagat-daatang apoy, gusto nyo pumunta sa impyerno, gusto nyo pumunta sa langit. Nasa inyo yun. Nasa inyo yung choice, guys. May mga choice tayo na kung anong gusto nyo. Kung saan kayo patungo, kung saan patungo ang buhay nyo. Diba? Kung kontento na kayo sa ganyan, na gumagawa ng kasalanan, na ayaw nyo magsisi, no? Lalo kayong lulubog at lulubog eh. Doon sa kasalanan na ginawa nyo. Lalo kayong pasama ng pasama dahil kasi wala na yung Holy Spirit sa inyo. Diba? Tinaboy nyo na yung Diyos sa buhay nyo. Mas ginusto nyo na nagumawa ng masama. Diba? Mas gusto nyo gumawa ng masama, mas ginusto nyo na hindi kayo magsisi. So, kanya-kanyang choice na lang yan, guys. Kung makakasama kayo sa kalangitan, kung makakasama kayo sa rapture, nasa inyo yun. Choices nyo na yun. Kaya, hindi ako nagkulang ng advice doon sa mga nanonood ng vlog ko. Hindi para, diba, maglokohan tayo dito at, diba, nagbablog tayo para may mga kaluluwa tayo na mailigtas. Diba? Kahit puros kalokohan ako sa pagbablog ko, pero pag sa oras ng seryosohan na topic, guys, no? So, doon yung makikilala talaga ako. Diba? Naamin ko, puros ako kalokohan, puros ako pagpapatawa, puros, diba? So, may oras tayo, guys, para mag-isip-isip. Binibigyan tayo ng Panginoon na ng chances, kaya wag natin sayangin yung mga chance na binibigay niya para sa atin na magsisi tayo. Diba? So, yun yung mga sample, guys, so nakakalungkot. So, ang daming namatay. Ang daming namatay na hindi natin alam kung saan yung pupunta yung mga kaduluwan nila. Kinuha na sila ngayon dahil kasi ngayon may bagyo, diba? Hindi nila akalain na ngayong araw na to, wala na sila sa mundo. Diba? Hindi nila inaasahan yung mga pangyayaring ganun. Tapos, hindi sila nakapagsisi ng kasalanan nila. No? Tsaka, wala tayong purgatorio, mga ka-amore vlogs, mga kapatay gutom. So, dalawa lang yung pupuntahan natin kung either impyerno o kalangitan. So, direkta na tayo dun, guys. So, mamili kayo kung saan yung gustong pumunta. So, nasa inyo yung choice, kaya dasal-dasal lang, guys. Magbagong buhay na. No? Magbagong buhay na kayo hanggat maaga pa. Diba? Lahat na nakakasalanan nyo, pagsisiyan nyo na. At huwag nyo nang paulit-ulit na gagawin. Huwag nyo nang paulit-ulit na gagawin yung mga kasalanan nyo sa mundo. Diba? Dahil kasi dapat nagiging seryoso tayo sa mga panahon na ganito. No? So, yun lang, guys. So, dito nagkatapos ang aking vlogs. Yung more vlogs, mga kapatay gutom, babu.